Checked out na tayo, guys. Honda XR150L, first 25,000 kilometers, daily driven. So kung ikaw ay nagbabalak bumili ng motor na ganito, or maybe plano mo pa, o pinapangarap mong bumili ng ganito motor, maybe may makukuha kang information, or maybe may makukuha kang lesson about owning this motorcycle. So, sa video na to, isishare ko sa inyo yung mga things na nagustuhan ko sa kanya, at saka yung mga things na hindi ko nagustuhan sa mga motor na ganito. First 25,000 kilometers, isa-isahin natin what I observe. Umabot na siya ng first 25,000 kilometers. Let's go! So isa-isahin natin yung mga na-observe ko sa kanya nung umabot na siya ng first 25,000 kilometers. Ayan. So, makinis. Sobrang kinis. Sobrang kinis, oh. Ayan, I hope I can show it to you clearly. Ayan. So as you can see, I tried to paint the rims niya before. So may mga marks ito dahil sa mga nagpo-vulcanize. Hindi, sabi ko na nga, ingatan yung paint. Yun pa rin, tuloy-tuloy pa rin, harabas. Then sa likod naman na tires. So this is a, wala ko, hindi ko to pinalitan. This is as is from the factory na tires niya. So this is the mark of its first 25,000 kilometers. Ayan. So, sulit naman. So, first 25,000 kilometers, sulit na, sulit na. And, next na na-observe ko is the brakes. Yan. So, there's something wrong with the itong disc brake niya. So, medyo, para makita mo maigi. Yan. Uneven surface, para siyang, parang may treadings na di mo alam anong nangyari. Basta, gawa ng ordinary replacement lang yung brake pads niya. So, replacement lang. So, I advise bumili ng original yung mismong niji niya. So, ang caliper niya is a twin piston. So, yun. Lever driven siya. Then, so far naman, wala naman ako naging problema sa aking mga boots. Mga rubber boots, ang aking mga telescopic shocks. Wala namang naging problema. Walang naging tagas. Hindi napalitan. So that is the first 25,000 kilometers. Wala akong pinalitan dito. Very solid. Yan. So yan, mga dumi yan. So na-acquire yan sa kalsada. And next is sa likod naman, patibay pa yung shock. So ito sa mga common to sa mga XR. Yung shock niya, lumuluwag yan. Yung bushing dyan sa loob. But sa in my case, okay pa naman siya so far. Dito pa rin ito, original. Then, next is ito, ingat-ingat ng aso. Next is ito. May indication naman, yung kadena niya is worn out na. So, may indication dito is, pag nasa green ka pa, it means it's new. Then, if you nasa red ka na, it means replace chain. So, nasa mahigit na ako sa line ng pula. So, kailangan ng palitan. Nakabili na rin ako ng gulong at saka kadena. So, set ko siyang nabili. Pero yung kadena ko is replacement lang. Mahal kasi yung original na kadena. Ito. So this is common. Daming nakikita ko sa group ng XR na they are asking what to do about this. So you have to clean this. Either you take this off para malinisan mo na maayos, malihaan mo na maayos, or you take mo na sander brush para malinis mo yung kalawang. Then pinturahan mo siya ng high temperature resistant paint. Then next, yung aking yan. So meron akong bulb cover gasket leak. Yan. So oil. So, syempre, pag nagpapa-adjust ako, nagpapatono ako. So, talagang normal to siya na na-worn out. Kailangan mo siyang palitan every second open or maybe twice, or ikatatlong open mo. So, ano yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa motor na ito? Yung pag, isa sa mga ayaw ko dito is yung nababasa yung paa ko pag ginagamit ko to tuwing umuulan. So, hindi siya katulad ng mga counterpart na motorsiklo ng mga scooter type. So may mga flaring sila, as is hindi ka mababasa yung paa mo. Napaka convenient gamitin yun sila rather than sa motor na ito mababasa yung paa mo, lalo na pag naka-uniforme ako. Isa sa mga pinaka-ayo ko yung nababasa yung paa ko. Bumili ako ng rubber boots, nabibili sa Shopee at Lazada. Ito yung link. Okay, yan. So yun ang isa sa mga ayo ko dito sa motor na ito. Then same as sa angkas ko, nababasa din ng ganun. Nababasa din yung angkas ko. Natakbo kami sa basa or sa putik or anything. So yun. And
mahirap din siyang i-washing, hindi tulad ng mga scooters na counterpart niya, malalaki yung flarings, parang linisan mo lang ilabas, malinis na. Well, dito, kailangan mo ng power spray, kulang pa rin, kailangan mo talagang i-brush. Yan. Next is yung susian. Yan. So, isa yan sa mga pinaka ayoko dito is itong susian. Yan, itong susian niya. Andar ha. So, gagalawin ko lang. Hindi ko i-off. Yan, namatay. Paon yan. Paon. Paon yan. Yan, napaon yan ha. So, mawawala siya. Mawala, babalik. Mawala, babalik. Mawala, babalik. Napahamak na rin ako nito. Itong switch niya. Nung nag-overtake ako, may truck sa likuran ko. Siyempre, overtake nga. So, ang nangyari, natagtag yung motor, gumalaw yung susi, so namatay siya. So, hindi ako nakapag-pick up ng speed. Yung truck sa likod, buti na lang nakapag-preno. So, hindi niya ako nasagasaan. So, dahil sa susi din. So, balak mong bumili ng ganito, I suggest na makapaghanap ka na ng replacement ng susian na yun bago pa mangyari sa yung mga ganong sitwasyon. So, isa yun sa mga ayoko dito. But now, tanong sir, bakit di mo pinalitan? So, mabilis na yung kamay ko ngayon pag gumaganon siya. Sa isang oras na takbo ko gamit na itong motor na ito, 3 to 4 times siyang nagaganon na namamatay ng kusa dahil sa susian, sa contact ng susian niya. So, mabilis na yung kamay ko kaya sanay na rin ako kaya hindi ko na pinalitan. So, maybe someday papalitan ko siya. But sa akin okay na as of now. Sanay na rin ako. And sunod na ayaw ko sa kanya, wala rin to siyang fuel gauge. So, napaka-challenging na gamitin. Kailangan bago ka bumiyahe, kailangan mo siyang isilipin yung gasolina. Paano pag gabi, kailangan mo pa mag-flashlight. Ginagawa ko para hindi na ako sisilip. Every time nagagamit ako, gagasolina ako ng 100, 150, 200 pesos. Depende kung gaano kalayo natatakbuhin ko. So, hindi tulad ng mga ibang motorcycle, may fuel gauge. Alam mo kung may empty ka na o kailan ka lang magpapagasolina at kailan puno yung gasolina mo, alam mo. Dito, tansyahan. So, manual talaga. So, kailangan mong hands-on na silipin o tingnan talaga ng maayos. Sunod naman nito is itong handle grip niya. So, bilad na bilad yung motor ko sa sunlight. Wala akong proper parking area sa bahay. So, nasa labas lang siya. So, tumigas ito. Sobrang tigas niya. Parang kang umahawak sa isang plastic na puro. Matigas, same as dito, matigas talaga. Hindi siya kakalyuhin yung kamay mo pagka hindi ka nag-gloves. So, isa sa mga ayoko sa motor na ito. Yan. So, ito rin. Nagkaroon ako ng ito, tumba tong motor mag-isa. Then, nandito yung carrier box ko. Nung natumba siya, buti hindi ito nabasag. Then, ito, bumigay. Yan. So, dito sa kabila naman, so pina-weld ko na lang siya ulit. So, naayos naman. So, panagagamit ko na rin kahit papano. Alright, so, na pud-pud na sa likod. So, yan ang may expect mo sa 25,000 kilometers. So, sir, tanong sa mga ilaw mo, may pinalitan ka na ba? Wala pa. Stock, stock, stock. Stock pa yan lahat, mga ilaws ko. Mga bumbila yan, stock yan. At lahat po ay gumagana. Yan, off, on, high beam, low beam. Yan, tapos turn lights, kabila. Yan, so hindi ko na kailangan yung pailaw doon, umiilaw lahat. Tail light, tsaka yung ating plate number light, umiilaw rin. So, 25,000 kilometers, 2019 to 2023. And next is isa sa mga ayaw ko is pag nagkaka-flat tire ka. Sa limang vulcanizing shop na mapupuntahan mo, isa na lang doon ang nag-vulcanize ng mga ganitong tube type na gulong. So, another challenge na naman, hirap makahanap ng mga nagbo-vulcanize. Yun, ayaw nilang mag-cater ng ganito. Majority na kasi ng mga motor na sa kalsada is mga tubeless na. So, ito, mahirap. So, ang ginagawa ko para may remedyo ako, bumili ako ng extra interior, likod at harap. Pagka nagkaka-plat ako at alam kong mga apiki na lugar, kunyari sa EDSA ako, tatakbo ko na yung running plat ng dahan-dahan hanggang makapunta ako sa mga kalye-kalye na shop. Hindi ko na ipapavulcanize, papapalitan ko na ng
interior. 300 yung interior nito ngayon, ordinary, 250, 300, 235. Depende kung saan ka makakabili. So isa yun sa mga challenge kasi dati kasi tinakbo ko siguro mga 20 kilometers. Nag-running plat ako, na plat yung harap ko. Eh yung interior ng harap, eh napakahirap hanapin yan. So, yun, isa sa mga challenging part na motorsiklo na ito. Isa din sa ayaw ko sa motor na ito is yung upuan. Bakit parang lalim ng upuan mo? I tried to carb it. Akala ko mag-improve yung comfortability ko. So I shave yung part na ito. So yun, mas lumala, mas lalong masakit sa puwet. Next naman is ayoko sa motor na ito is wala siyang U-box tulad ng mga dating motor ko. Is yan. So ito wala siyang U-box. So you have to be prepared. Bumili ka ng another box. EB box o kung anong tawag nila doon. Just to extend your luggage. Necessary things na kailangan natin pag lalo na pag nag-BBI tayo. Lagay natin yung mga raincoats natin, kung anong mga gamit at saka helmet natin. Gastos yun pagka bumili ka. So, and sir, ang tanong, ano pa mga bagay na nagustuhan mo about sa motor na ito? Ito po, number one, mataas. Mataas yung seat height niya. Next is pagka-traffic. Walang problema sa mga gutter. Inaakyat ko pagka sobrang traffic at nagmamadali ako. Inaakyat ko sa gutter, tinatakbo ko doon at binababa ko kahit gano'ng kataas. Hindi naman ako nagkakaproblema so far kasi maganda din naman yung suspension nito. This is a trail ready suspension. Pwede siyang pambundok. Sunod naman is sa mga luba, kahit gano'ng kalalim, kaya nito. Hindi naman ito din yung first time ko na magkaroon ng motor. Meron din akong Aerox at saka click. Pagka nadaan sa lubak yun, talagang hiyaw talaga yung mga flarings noon. Parang gusto mas paglaglagan So dito naman, konti lang yung flarings, yan lang sa harapan. So, next naman sa nagustuhan ko sa kanya, matipid siya sa gasolina. So 100 to 150 daily driven ko from Cavite General Trias papuntang Cubao. So 150 balikan na yon. So that is 75 pesos papunta at pabalik. So yan, napakatipid for 2019 to 2023. Ito yung ginagamit ko. So napakatipid niya na motorsiklo. And this is one thing that I like about this motorcycle. Napakatipid. So sa tambucho naman, tahimik siya, maganda. Kailangan mo siya linisan palagi itong exterior niya kasi parang may kulay na. Para sa akin, ang XR ay napaka-reliable, napaka-convenient na motorcycle. So I recommend ito ang isa sa best na motorcycles para sa maasang Pilipino. Dahil sa mura itong bilhin at napakatipid sa gasolina. Napaka-durable sa kalsada. At ni minsan, hindi ako pinahiya or napahiya ng motor na ito sa aking mga biyahe, mapasatrabaho, mapa-road trips, at kung ano-ano pang mga side hustles kasama sa motor kong XR. Bilang isang nagmamay-ari ng motor na ito, sinasabi kong talagang napakahusay ang pagkagawa ng Honda at ito ay para talaga sa mga matindi at heavy-duty trabaho. Lana, fit na fit para sa ating mga kapwang Pilipino na gusto ng mga matataas na motorsiklo. Alright, so yun na nga, tape natin to. So rigidity naman to na ito. Ganda naman. Kahit na pudpud yung gulong ko, ganda pa rin takbo. Pwedeng pwede pa oh. Yan, kahit malubak yan, oh, walang problema. Madulas na lang yung gulong ko kasi kailangan na palitin na. Yan. Walang kalsada, pwede mo itakbo. Yung motor na ito, design sa mga farms. Walang kalsada dyan. Pwede mo lang daan dito. So wala siyang nire-respetong kalsada. Basta pwede mong itakbo, pwede mo siyang takbuhin. Right, so yan. Ayan, bakit nalubak na yun ah. Design natin ah. Yan, malalim. Alright, so may aso. I hope nakapagbigay ito ng konting understanding sa inyo o knowledge sa inyo if you are planning to own one.
isang napakagandang motorsiklo po itong XR150L. So maglalabas yung Honda ng XR190 fuel injected na. Yan, 18 tinatakbo ko sa mga lubak-lubak na ito. Yan, so that's the beautiful part of this motorcycle. Yan, get mo. Pwede mong yakyat. Baba mo rin dito. Yan. Yun, dalim yan. So I have no troubles driving this motorcycle kahit saan ko dadalhin. Okay siya. Yan. So I hope this will be a helpful guide for you if you are planning to buy this motorcycle. This is a wonderful motorcycle. This is very hard motorcycle. Isa sa mga pinakamatibay na motorsiklo na nagawa din ng Honda. And I suggest I can give you a assurance na hindi ka magsisisi sa pagkanabili mong ito. I mentioned the things that I hate about this motorcycle, and I hope I mentioned also the wonderful things about this motorcycle, and I hope those things that I've said can help you, can guide you, and I hope you still tune in with my channel and help my channel to grow. So I hope you enjoy, guys, watching my video, and that's all for today. This is Drew Bad Philippines. Goodbye.